Hello, ito na naman si Manang Laila. Ngayon, gagawa tayo ng ispasol. Madali lang siyang gawin. Ito ang kailangan natin. Ito ay glutinous flour at saka rice flour. Pinaghalo ko na siya. Tapos, brown sugar, gata, isang lata. Pwede rin yung piniga, basta 400 ml. Tapos, carnation ibab, at saka lihiya. Ganito ang lihiya namin dito. So, tara, lutuin na natin. Pero bago yan, isangag muna natin ang glutinous flour, tsaka rice flour. Madali lang siyang gawin. Mahirap lang maghalo. Kasi hanggang mamaya, hindi mo siya titigilang maghalo. Alisin na natin dito. Tapos, pakuluan natin yung ibab. Lagay natin yung gata. One teaspoon lang na lihiya. Lagay natin yung asukal. Tunawin natin. Bago natin ilagay itong sinangag natin, mag-iwan tayo ng konti para mamaya yung coating niya. A few moments later. Pwede mong pahiran ng konting margarine or butter. Margarine or butter. Konti lang, hindi naman madami. Para medyo shiny siya. So, kayo nang bahala kung anong slice ang gusto nyo. Kung pang tinda, nasa sa inyo kung anong size.
Kung maliliit lang or malalaki, it's up to you. Cubes or straight, nasa sa inyo po yung slice. Yan. Yan. Hatiin natin. King size. O, diba? I-ano pa natin dito. Kayo na bahala kung anong size ang gusto nyo. Yan na. Malalaki itong sa ginawa ko. Yan. Bahala na kayo kung anong size. Meron akong pang design dyan, pero hindi na, ito na lang. Basta nakuha nyo yung technique kung paano gawin ang espasol. Ito na ang request ninyong espasol. See? Ganito ang itsura niya ang gawa ko. So, kayo nang bahala kung pangtinda, maliliit na slice, or pwedeng square, pwedeng medyo kapalan nyo pa ng konti. So, kayo na ang mag-decide niyan. So, ito na ang aking espasol. Thank you for watching. Like, subscribe for more. Thank you.